Sir Jason, salamat po sa pagpunta. Maganda nga po, Sir Rapi. Opo. Yan po ay sa barangay Bandila, Toboso, Negros Occidental. Opo. Yung kalsadang yon, ano po yun? National Road? Ano po, Provincial Sir? Provincial Road? Barangay Road po. Barangay Road. Kaninong project po yon? Parang may project yun na hindi tinapos. Yung nakalagay po dun, Sir, sa ano po eh, Province of Negros Occidental, yung nakalagay po dun sa tarpaulin. So project yon ng provincial government na hindi tinapos? Parang ganun po. Okay. Since when pa po yan? Pinost po yan ng dating mayor po doon, 2019. Aside dyan, Sir, may nauna pa pong project sa dati pa po. Tapos hindi rin natapos. Tapos nagpalit ng mayor, may bagong project na po. Yan po yung 2019. Ang mayor ang may ang nag-post po ng project, yung nag-post po ng project na yun, Sir. Sa Anong pangalan po sa ng project na yun? Province of Negros Occidental, Concrete Paving of Sitio Cabalas. Paving. Opo. Okay. Sitio Cabalas to Barangay Bandila Road, Toboso, Negros Occidental. 2019 okay. Pa po ito na pinost sa Facebook ng mayor namin dati. Hindi kaya DPWH yan? Hindi po sure, Sir eh. Ito po yung ito pa yung nakalagay doon. Sige po, pwede makita. Grabe taong bayan ang naging kawawa dito. Ito. Aha. Province. 19 million. Wow. Actually, 20 million na. 19.995. GCS Construction Supply. 134 calendar days lang dapat to. Pero inabot na ng taon. 2023, 2019, 2021. 4 years na. Opo. Na dapat 134 days lang ito. Na which means more or less 4 months, 5 months. At that time, sino po yung mayor nyo dyan? Yung mayor po dito, Sir, si Richard Hawoko po. Richard Hawoko. Si Richard Hawoko, siya po ay counselor. Opo, SB na po siya ngayon. Bumaba po siya sa pwesto, pinalit po yung asawa niya. Ah. Ay, hindi na po siya tumakbo nung last election. Yung asawa po niya yung pumalit. So, siya po, pra-mayor, counselor na siya. Opo. Sinong mayor ngayon? Yung asawa niya po, si Madonna po. Counselor Richard Hawoko. Sir, magandang hapon. Yes, Senator. Good afternoon, sir. And to all listeners po. Good Opo. Afternoon. Meron po kayong project ng 2019, 19.995 million pesos yung road project ninyo. Concrete paving of South Cabalas. Okay. Ano nangyari, Mayor? Yes. Actually po, this is a project of the provincial government po. They loaned it through MDFO po. Yun po is kami rin po sa LGU po ay amin pong tinatawagan palagi yung office of the provincial engineer on the possibility po na matapos po yung project. Yung answer po ng provincial engineer po is medyo nagka-problema po sa MDFO kasi sa panahon po ni Presidente Duterte inabolish po yung Municipal Development Fund Office po at linagay sa Land Bank. And doon na po ang mga siguro po ay mga delays on billings and everything po. Ganun pero, po yung nangyari po. Pero kaninong project po ito, Mayor? Provincial government po, Senator. Po. Pero yung 19.995 million, na-release na po ito? Yes po, na-release. I'm not sure if buong 19 million po ang na-release ng MDFO to the province po. Ito ba dumaan sa DPWH? Hindi po. It's the Provincial Engineering Department po. Engineer Mapa, magandang hapon. Yes, good afternoon. Opo. Yung pong project sa Barangay Bandila, Toboso, Negros? Senator, good afternoon. Good afternoon. Opo. Anong pong nangyari? Bakit po hindi natapos yung project doon? Concrete paving of Sitio Cabalas. Opo. Bandila Road. Opo. Anong nangyari po? Senator, this project was alone sa MDFO. This project is alone from MDFO of the province of Negros Occidental. Municipal Development Fund Office. MDFO. Yes. Okay. Yes, MDFO. Oh. Okay. So, nag-start ang bidding nito is last 18.
Mm-hmm. Bakit po hindi na matapos-tapos? And then after that, it was a loan, no? And then the MPFO was dissolved and na, all the funds was transferred to Land Bank for payment of our contractor. So yung pera ho, na-release o hindi na-release po? Na-release siya. Ang release ng ano, ang release ng MPFO is 50%, 80%, and 100%. Kaya po, saan po napunta yung pera? As of today, more or less, the accomplishment of that project is mga 60%, 60 or more than 60%, sir, more or less. I don't think so, sir. Kitang-kita naman po sa video, sir, hindi 60% po yon. Wala pang natatapos halos. Baka wala pang 5%. Hindi, Senator. It was inspected by the inspector, the Land Bank. Kasi the whole street, Senator, is from Sitio Cabalas going to Bandila is 20%. Sir, kitang-kita po doon sa video, sir, engineer, ay sobrang maputik. Nalulubog na po yung mga taong dumadaan, pati yung mga sasakyan. Ayan po, yung mga tubig, umaagos na, binabaha. Senator, our project there is only 19.10%, which is more or less 1.35 kilometers from the junction. Opo. Pero so, sir, dito po sa video, sobrang putik sa loob. Ang lalim, nalulubog na po yung motor. Yung sa loob yan. Sa pinakadulo yan, Senator. Okay. Sa pinakadulo. Yeah, yan ba yung project sinasabi? So, the project is up to the end of Bandila. Because Bandila is 20 kilometers from the junction highway. Sir, hindi po 20 kilometers, sir, 7 kilometers lang po. Pwede po tayo magpadala ng tao doon kung gustuhin po ni engineer na ipa-inspect ng iba. Kasi hindi po siya 20 kilometers, 7 lang po. 7 lang daw po. Ang barangay hall. Opo. Si Mayor yung nakausap po kanina, hindi naman ko familiar ng place, no? But our project there is only 1 kilometer lang, 1.35 kilometers lang. Yung 19 million pang 1 kilometer lang po yon? Yes, 1 kilometer lang yon. Yun po. And yung then may succeeding project doon, hindi lang ako familiar. It was under the DPWH siguro or local. Hindi, ang sabi po ng mayor, ayan daw po, ay project ng provincial government. No, 1 kilometer lang kami. 20 million lang yung project dyan eh. That is only for 1.35 kilometers. Okay, so sino pong kontrakto na humawak na pagpasahan ng budget? GCNC. Okay, so walang kinalaman po dito yung DPWH, ano po? Wala, this is under okay. Sige po, sabihin natin... GCNS... Okay, sabihin natin accurate po yung sinasabi nyo. So 60%. Bakit po yung 40% hindi pa rin nagagawa? Hindi pa rin nagagampanan yung 40% para makompleto? Kasi yung release ng loan, release ng fund for the payment of another tranche sa Land Bank, hindi pa siya na-release. Bakit po? 2019, 2023 na yun. Ano pong reason ba't hindi ma-release? During the time na the MDFO was dissolved, all the funds, all the obligations sa contractor namin dito was transferred to Land Bank. So the Land Bank, nag-assess pa sila ng assessment sila ng lahat ng mga loans. So ibig sabihin, so, yung 40% ng 19 million, andun pa po sa Land Bank? Wala pa na-release yun. Sa Land Bank pa. Kaya nga, nasa Land Bank pa po. Yes. Ang na-release lang 60%. At yun sinasabi niyo, 60%. No, 50% lang na-release. Kaya nga po, 60% na-release na, yun na nga po yun yung lubak-lubak, no, maputik na kalsada. Senator, 50% lang na-release. 5-0. Sige, sandali po. 5-0. Sandali, sir. 5-0 ang na-release. So, meron pang 5-0 sa Land Bank. Tama? Yes. Okay. Yes. Yung 5-0 na na-release sa contractor, yun po yung resulta noon, yung lubak-lubak, maputik at nalulubog ng mga sasakyan sa kalsadang yon. Yun na po yung 50%. Senator, the 1.35 kilometers, this is from the junction, National Highway, going to Bandila. No, sir. Ang sinasabi ko kasi dito, sir, yung nakalagay doon sa karatula, pinicturan po ng constituent ninyo. At yes, dinala, yes, po rito yung picture ng tarpaulin at yung video na kung saan supposedly yung pong covered nung nakalagay sa tarpaulin na project 1 kilometer, ano, ilang kilometers lang yun? Ano? 7? Sir, 7 kilometers lang. Ayan po, Province of Negros Occidental, concrete paving. Kung concrete paving, nasa na po yung konkreto dyan? Walang simento, makikita. Yung, Senator, yung na-concrete lang nila is only half of the
project. Kaya lang po, meron ba na concrete? May na semento? Meron. May na semento siya. May na semento siya, sir. From National Road, may semento. Semento, tapos wala ulit. Semento ulit, wala ulit. Gano'ng ano yung... Tatlong putol-putol po siya, sir, eh. Gano'ng kahaba yung tatlong putol-putol? From National Road, di ko ma-estimate, pero may semento. Ilang kilometro ang semento? Siguro mga half yata. Tapos, half kilometer. Tapos... wala ulit semento, putik ulit. Tapos semento na naman, putik ulit. Iyan po yung... Yun nga po, engineer eh. Meron daw semento and then putol. And then semento, putol. Bakit din nalang po idiretso? Tama yun, Senator. Kasi yung sa pag-construction method yan, dapat may gap yan eh. Hindi pwede mas straight yun. Bakit po? Bakit kailan magkaroon ng gap? Because of the flow of the traffic. Ano po? Kailangan so, pala ipo para... Because of the flow of traffic. May gap yun, Senator. Sa construction methods, may gap yun. Hindi pwede na... Kasi yung na-construct ni contractor dyan is only half of the 1.35 kilometers, which is mga more or less... Kaya nga po, nasa 700 siya. Opo, engineer, ang sinasabi nyo kasi, ganun po pala dapat pag nag-construct ng kalsada, paputol-putol, para... May gap siya, Senator. Kaya nga po. Bakit po kaya mag... karoon ng gap. Kung halimbawa, 1 kilometer yon o ang kaya nyo lang half kilometer, yung half kilometer, igagap-gap nyo. Bakit di nyo i-direct yung half kilometer? May na, gap siya, Senator, kasi ang flow ng traffic, mahirapan tayo sa flow ng traffic yan. Eh. Why? Anong kinalaman ng flow ng traffic sa pag dinirecho mo yung kalsada at hindi magkaroon ng gap? First, the construction method is to prepare all the base. No? And then after that, Senator, the half lane will be the traffic will be passed by there. Kung nag-prepare ka sa pass by there. Okay. Sir, ito and then po. You concrete this other one. You concrete this one. And then, you the method is, you will put a gap for the traffic, for the truck. Kasi in the situation there in Tabunak, bakit nga po kailangan po, bakit kailangan nalagyan ng gap para sa traffic? Ano pong purpose ng gap? Para hindi magka-traffic o para magka-traffic, sir? Hindi siya magka-traffic. Kasi may mga nagdaan dyan na mga truck na nag-haul ng mga sugarcane. So dapat may gap siya. Hindi siya pwede na i-straight mo siya eh. Hindi ko pa rin po mag-gets. Kailangan po magkaroon ng gap para hindi magkaroon ng traffic. Yes. Ang nangyari kasi, sir, semento ito, and then after ilang metro, putol, lupa, then semento ulit, akit ulit sa pavement, and then baba sa lupa. Oh. Sir. So, pwede mo siya, Senator, sa iba na mga engineers o sa DPWH na dapat sa methods na yan, sa concreting ubros, dapat may gap ka. Hindi pwede na state mo siya. Mahirapan yung traffic magpasok. So, ibig sabihin, ang mga kalsada dapat pag ginagawa, cement paving, kailangan may gap para? For the traffic to pass. Para makapass yung traffic? Yes. Ano ba ito? Yung two lane? Sinasabi niya? Kung two lane siya. Ano, sir? Two lane siya eh. Maintindihan sana namin, sir. Oh. Yes. Kung ano siya, sir. Kung yung one way, may semento, tapos yung kabilang way, wala. Tama yan. Ang nangyari kasi doon, sir, doon sa amin, sir, yung two-way na yan, semento. After nun, wala ulit. Tapos two-way ulit, wala ulit. Yun nga, sir, eh. Nandito po sa video, sir. Yun nga po sinasabi niya, sir, na maintindihan niya kung yung two-way yan, oh, yung papunta, tsaka yung pabalik. At tsaka pabalik, hindi yung papunta halimbawa na semento, yung pabalik hindi semento. Ito sir, papunta pabalik parehong sementado and then biglang mapuputol and then sementado naman ulit yung papunta pabalik. Senator, baka ano yun ha? Baka iba yung agency ang nag-construct ng sa ano kasi yung sa amin ang sa province diyan is only 1.3 kilometers. Which is the 50% of that. Sir, ganito na lang po, sir, para hindi mapahaba. Yes. Puntahan nyo na lang po, sir. Kasi, sir, pag tapos ng recess, kami po ay magsagawa ng investigation in aid of legislation. Mapapatawag po kayo sa Senado, Engineer Sir.
Sige, Senator. I-check ko yan. I-check nyo po. Mas maganda, sir. Ma-check nyo muna para pagdating nyo po sa Senado, pagdating sa hearing, at least meron po kayo may paliwanag na maayos. Ano po? Okay. Sige, Senator. Maganda hapon po, Gob. Good afternoon, Senator. Opo, Gob. Medyo hindi kami nagkakaintindihan itong engineer ninyo tungkol po doon sa meron pong gap. Yung kalsada, hindi po dinidiretso-diretso. Ang sabi po ni engineer, yun daw po ay para sa traffic. Later on, sabi niya, baka ibang ano raw yun, ano, parte ng kalsado, iba yung gumawa. Anyway, sa amin lamang po dito, Gov, ayon po dito sa aming complaint, sana po matapos na kasi 2019 pa po pala yun, sir. Yes, no? And I've also asked the engineer to actually go into the area and you know, get the real situation. And also get in touch with the contractor as to the status of the said project. Opo. Sige po, pwede ba kami makakuha ng update sa inyo, Gob, by Monday? Can we make it Wednesday? Because just to give time for the provincial engineer at the same time, get in touch with the contractor. Opo, sige po. So Wednesday po, Gob, kami po ay tatawag muli sa inyo. By then, napuntahan na po ng inyong engineer at contractor na inspect na po yung lugar. Ano po, Gob? Yes. Okay, sige. We will do that. Opo. Sige po, Gob. Tatawag po kami sa inyo Wednesday po ng hapon ganito oras. Salamat po, Gob. Thank you. Engineer, Yes, Senator. For now, salamat na muna at punta nyo lang po yung lugar, inspection niyo po. Tulad ng sinabi po ni Gob, mag-inspection daw kayo. Okay. I-check ko yan yung gap na yan kasi ibang fund siguro yan eh, baka DPWH yan. Okay, kung DPWH po, di mas mainam para tawagan din namin yung DPWH to get them involved. Yes, okay. Para masettle na natin to. Opo. Sige po. Salamat po, Engineer. Thank you rin, Senator. Opo. Councilor Richard. Yes po, good afternoon po ulit. Mas maganda, Councilor, kung kayo po ay mag-inspect din. Pero sa inyo po, yes, pagkakalam, yes, Councilor, kasi taga dyan na mismo kayo, ano po, yes, sa tingin niyo, tama ba yung sinasabi ng complainant? Sino pong tama, si Engineer o si complainant? Actually po, kasi kami, we're just a third class municipality po, Senator. We've implemented a couple of road concreting, but what we do, para medyo tumaas-taas yung concreting namin, is we don't do two lanes, no, yung sa amin, para kasi hindi naman gaano traffic yung sa daan. So most likely, yung nakita ko yung question mo kanina, Senator, sa kay engineer, is most likely during construction of the said road, most likely kasi dito basta mag milling season, yung mga asyendero, they will ask na pwede bang huwag muna dyan and balikan nyo na lang kapag tapos na kaming mag-harvest. Po. So siguro po na nung pagpanahon na sana na balikan at tapos na yung mag-milling, siguro yun na yung hindi pa na-release at nag-staggered na yung implementation po. Okay. Apo. So, tama po yung sinasabi ng complaint namin dito, na yung project na 19.something million ay hindi po natapos talaga. Hindi po natapos po. At ilang kilometro yon? 7 po. 1.7. 7 po. 7 kilometers. Alam niyo po yung area na maputik, ano po? Yes po. Oh, kasi nag-frequent rin akong pupunta dyan po at yun talaga rin yung hingi ng tao dyan. Okay. Po. So yung pong lubog, yung lubog sa putik na kalsada, kasama po yun doon sa 19.995 million na project. Sa akin rin po, sir, is most likely, kasi katulad ngayon, sir, is bukas na yung milling season at may rainy season pa ngayon. Usual yun sa amin sa mga, we say, Hacienda Roads, okay, na nagkakaganan rin talaga yung effect. Hacienda Road? Yes po. Pag sinabi niyo po Hacienda Road, ibig sabihin private property po ito? Hindi po. Parang term na lang po yan, pero that's most likely barangay road. Sir. Barangay road na binadyetan, yes, sana 19.9 million, kaya lang hindi po natapos. Yes sir. Yun nga po. So ibig sabihin, yung sa 50% ng 19 million, yun yung nagawa, yung pong lubak-lubak na kalsada.
Yes sir. May mga portions pa po na hindi implemented, sir. Sige po. Makabubuti rin po kung kayo po ay magsagawa din ng sarili niyong inspection para tawagan din po namin kayo, i-compare po namin yung inspection na ginawa ninyo at inspection na ginawa ni engineer. Yes po. Engineer. We can also give yung mga sa amin po dati, kasi meron naman po kami dating mga bottom-up budgeting na natanggap po, naka-geotag po yon. So we will also give our feedback po, sir. Sige po. Sige, sir. Request po ni Gob sa Wednesday, meron siyang feedback sa atin kasama po si Mayor, at tatawagan namin kayo maski na phone patch ka na lang, panoorin mo na lang aming broadcast. Okay? Po, salamat sir. Po sir sa pagpunta. Tsaka sir, may isa pa po, ano, yung nakasemento kasi sir, both sides, wala kasi siyang ano, yung parang kanal, which is yung mga lupa pag rainy season tumatabon sa semento, very risky po sa mga dumadaan na mga nakahabal-habal. Tsaka wala siyang kanal. Wala po siya kasing kanal sir, yung pinaka isa sa problema din. Pag rainy season, yung mga lupa tumatabon sa semento, tapos dadaan yung mga truck. Very ano. Nako, may problema diyan yung contractor. Opo. Contractor po may problema niyan kung sino nabigyan ng kontrata, binalasubas. Opo. Sige po, kasama sa imbestigahan natin 'yan. Ah, thank you po. Kapag hindi po siya nag-ayos-ayos, ako po ay magpapagawa ng Senate investigation. Maraming salamat po. Legislation para ma-address tong problema 'to. Opo. Salamat po sa pagpunta sa. Thank you po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Thank you, sir.